So sa umaga po ito, let's hear the word of God. Sabi ko nga kanina, listen to the word of God through His servant. At siguradong merong tatanggapin tayo. At sa umaga po ito, let's welcome the servant of the Lord. Pastor Amir. Ang cute. Praise God! Hallelujah! Thank you po, Auntie Ted, Pastor Edith. No? Nagdadala po siya ng kagalakan sa ating mga puso. Tuwang-tuwa po ako sa kanya kasi kung alam lang po ninyo, hindi man masakit ang kanyang nararamdaman, pero hindi nyo halata kasi nananaig ang matinding pagmamahal kay Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! At ngayon po ay tinatawagan natin ang ating mga ushers to serve us with our Holy Communion. Habang pinamibigay po yung tinapay at ang kopa, ay hahawakan nating mabuti ito at sabay-sabay tayong makikibahagi sa banal na hapunan. Sa ating mga first-timers, meron naman pong instruction kung kailan natin kakainin yung tinapay at iinumin yung kopa. No? So, sasabayan nyo lang po ako. At manatili tayo sa spirito ng pananalangin sa oras na ito. Whatever the prayers of your heart, whatever your expectation from the Lord this morning, believe that you will experience the power of a holy communion. Dahil hindi po nawawalan ng kapangyarihan ang ating Panginoon. Meron pong himala sa ating pagkikibahagi sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Sige po, remain in the spirit of worship and in the spirit of prayer. Continue to ignite your spirit in the spirit of the living God. Hawakan nating mabuti ang tinapay at ang kopa.
sapagkat ito ang turo na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ang hawak mong tinapay ay simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Nabugbog na sugatan, sinaktan ang ating Panginoon. Sa kanyang mga latay, dinala niya ang ating mga kasalanan at tayo ay nagkaroon ng kagalingan. Kaya sa oras na ito, claim your healing from the Lord. Whatever sickness you have in your body or in different areas of your life, God is your great physician. By the stripes of Jesus, you are healed. At ang hawak mong kopa ay simbolo ng dugo ni Jesus. Tumulo sa krus ng Kalbaryo ang kanyang banal na dugo upang ikaw at ako ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. The blood of Jesus never loses its power. Kaya anumang karumihan mayroon tayo, anumang kasalanan ang ating nagawa, every time we confess our sins before God, God is forgiving us. Ang nakikita niya ay ang kabanalan ni Kristo na isinuot sa bawat isa sa atin. Dahil lahat ng kasalanan natin, dinala ni Jesus sa kanyang katawan. He bore our sins on His body. Kaya sa oras na ito, be cleansed, be washed by the blood of Jesus. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa kagalingan na aming natatamasa sa oras na ito. Sa mga latay ni Jesus ay meron po kaming kumpletong kagalingan. Kagalingan sa aming spiritual na kalagayan, kagalingan sa aming emotional na kalagayan. Sino man ang nasasaktan, nalulungkot, maghilom ang kanilang mga sugat. Ano mang iniindang sakit, mula ulo hanggang talampakan, let it be gone in the name of Jesus. And we let loose the miracle of healing upon your body right now in Jesus' name. Lord, we receive all the miracles as we partake with this Holy Communion. Let your power manifest in our midst, O God. As your people believe in you, as they honor you, and as we partake with this Holy Communion. Thank you so much, Father God. Be honored and be glorified. In Jesus' name. Tayo ba'y kumain ng tinapay? Inumin natin ang katas ng ubas. Within your spirit, begin to thank the Lord in the name of Jesus. Taas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Sige po, isuko ng buong buo ang ating buhay sa ating Panginoon.
before the Lord. Tunay nga po na nakapasuko ang puso natin at handa tayong magpaturo, magpahubog sa ating Panginoon sa oras na ito. Pasalamatan mo siya sapagkat ikaw ay pinagpala na sa umagang ito. Naranasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. Mahal ka ng Panginoon. Niyayakap kanya ng kanyang pagmamahal sa oras na ito. God is comforting you, embracing you with His love, at ikaw ay kanyang pinapalakas. Thank the Lord right now. Sige po, isampit mo ang pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Patuloy mong i-connecta ang iyong puso, ang iyong spirito, ang kaluluwa mo sa Panginoon. At ipasakop na handa kang makinig sa Kanya. Handa kang sumunod sa kalooban Niya. Handa mo siyang parangalan. Bigyan ng lugod sa iyong buhay sa oras na ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, God loves you so much. He cares so much about you. Hallelujah. Salamat po, aming Ama. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Patuloy ka pong maitaas, malwalhati sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We adore you, O God. Hallelujah. Tayo po ay makakaupo na sa presensya ng ating Panginoon. Inyo bang nararamdaman that revival is here? Ang matinding pagkilos ng Diyos ay patuloy na nararanasan ng ating church at ng bawat individual. Pero para lalo tayong makaranas nito, kailangan ito'y ating nauunawaan. Naiintindihan at nagkakaroon tayo ng pagkagutom sa pagkilos ng Diyos, hindi lamang sa panlabas nating pagkatao, kundi sa ating mga puso. Revival is an improvement of something. Merong lumalago sa ating mga buhay. There is a restoration in your innermost being. Hindi lang po panlabas, kundi sa pinakailalim ng iyong puso, sa pinakailalim ng iyong pagkatao, ay mayroong ibinabalik ang ating Panginoon. There is a comeback or a recovery of what you have lost in your life. Merong pagbabalik. Paglalagay ang Panginoon sa anumang nawawala sa iyong buhay. You yourself know kung ano ang nawawala na sa puso mo. And God is willing to give it back to you. There is a renewal of commitment to be alive. Bakit? Patay ba ako? Patay ka ba? Alam niyo po, may mga buhay na kapag kumilos ay patay. Walang power, walang bigat, walang buhay ang pagsamba. Walang lasa ang panalangin. Walang epekto ang paglilingkod. At kung minsan ay walang katorya-torya ang pagsunod sa Panginoon. Ito'y napipilitan lamang. Wala sa puso at walang pagnanasang mabigyan ng lubusang kaluguran ang ating Panginoon. Kaya't yan po ang ginagawa
ng Diyos sa ating kapanahunan. Yung nawalang apoy, masigasig na paglilingkod sa ating mga puso, ito ay nais ibalik ng ating Panginoon. Sa babasahin po nating mga talata sa aklat ng mga gawa, ay makikita natin kung ano yung mga hakbang, kung bakit nabuhay ang kaalaman, nabuhay ang pagnanasa at kagutuman para sa ating Panginoon. Ito'y bunga ng pangangaral ni Apostol Pedro. When he preached with power and authority from the Holy Spirit, a lot of people were awakened. Sila po ay nagising sa kanilang pagkakatulog. Itong mga talatang ito, bago natin babasahin, ito po'y mabahagi lamang ng kanyang pangangaral sa mga maraming taong naroroon. Kasi bago namatay si Jesus at umakyat sa langit, bago siya nag-ascended, before he ascended to heaven, after showing himself to the disciples, anong sabi ng Panginoon sa kanila? Maghintay kayo sa Jerusalem. Huwag kayong aalis dahil ang pangako ng Ama, ang banal na Espiritu Santo ay isusugo sa inyo. Naniwala ang mga disipulo sa sinabi ni Jesus. Naghintay sila sa Jerusalem, doon sa upper room. Wala silang ninasa, wala silang hinintay, kundi ang pagdating ng banal na Espiritu Santo sa kanilang mga buhay. Kasi sabi ng Panginoon, kapag tinanggap ninyo ang banal na Espiritu Santo, kayo ay makakatanggap ng kapangyarihan upang kayo ay aking maging patotoo sa Samaria, sa Judea, at sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang sabi ng Panginoon. At dumating ang Pentecostes. Biglang nagkaroon ng malakas na ugong, napakaingay, bumaba ang mga apoy na hugis dila at ito ang nagbautismo sa kanila. Naranasan nila ang presensya, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Kaya sila'y nagsalita ng iba't ibang wika. At ang kanilang mga sinasalita ay mga salitang hindi nila nauunawaan. Hindi sa kanila yung kanilang mga sinasalita na ibinigay ng banal na Espiritu sa kanila. They were baptized with the power of the Holy Spirit. At ang lumalabas sa kanilang mga bibig ay ang kadakilaan ng Panginoon. Ang kabutihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon, yun ang lumalabas sa kanilang mga bibig na narinig ng mga taong dayuhan na nandoon. At ang sabi nila, bakit nila sinasalita ang ating mga lengguwahe? At ang mga salita nila ay mga pagpupuri, pasasalamat at pagdakila sa buhay na Diyos. Meron namang nandoon ang hindi nakakaintindi. Nagkaroon sila ng misinterpretation. At doon biglang nagtama itong si Apostol Pedro at siya'y nangaral sa kanila. Sabi niya, hindi mga lasing ang taong yan. Napagkamalan silang lasing. Alas 9 pa lamang ng umaga. Kaya nagsimula na pong mangaral si Apostol Pedro at ang sentro ng kanyang pangangaral ay walang iba kundi si Kristo. Kaya nagkaroon ng revival sa oras na yon. Dati 120 lang sila. Nung mangaral si Apostol Pedro, 3,000 katao ang nagsuko ng buhay sa Panginoon. 3,000 katao ang
Kristo. Nagbalik loob sa Diyos at kinilala ang ating Panginoon. Kaya sabi niya sa kanyang bahagi ng kanyang pangangaral, ang sinumang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. And he refers to the name of Jesus because the name of our Lord, of our God, is Jesus. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ang Jesus na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mulat-mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi maaaring siya'y bihagin nito. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Napaghabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya't tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. 3,000 katao na buhayan, nabuksan ang puso, nabuksan ang kanilang isip sapagkat matitindi ang ipinaalala ni Apostol Pedro sa kanyang pangangaral. Sa ating mga buhay, ayon sa ating binasa, makikita natin ang mga hakbang upang sa ating personal na buhay maranasan natin ang revival ng ating Panginoon. At lahat na gustong makaranas ng tuloy-tuloy na revival, magsabi ng Amen. Una, remember all the miraculous works of God for you. Alalahanin mo kung ano ang mga milagrong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Di ba sabi niya, pakinggan ninyo ito, si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Alam niyo po, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang ay naranasan na natin ang himala ng Diyos. At nang tayo'y maipanganak, lumaki, nagkaisip, naranasan na natin ang himala ng Diyos. At nang ma-encounter natin ang Panginoon, tinanggap natin siya bilang Lord and Savior ng ating buhay, lalo tayong nagkaroon ng kamalayan. Ang Diyos pala ang kumikilos at gumagawa sa ating mga buhay. At lalo tayong nagtiwala sa Kanya.
At sa panahon ng ating pakikipagrelasyon, nung isang araw nagkaroon ka ng problema, di mo malaman ang iyong gagawin. Nanalangin ka ng karunungan sa Panginoon. At binigyan ka ng karunungan ng Diyos. Nagawa mo yung dapat mong gawin. Anong sinabi mo? Praise God. I made it. Nagawa ko. Bakit? Naghimala ang Diyos sa buhay mo. Nung isang araw nagkasakit ka, tinaningan ng doktor ang buhay mo. Ilang araw na lang binibigay sa'yo. May conclusion pa nga, hindi ka nagagaling. Pero nanalangin ka sa Panginoon. Pinagaling ka ng ating Panginoon. Mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, mataas ang double to high blood, mataas na high blood pa. Pag lumabas ang resulta ng blood chem, para kang valedictorian. Matataas lahat ng resulta ng bilang higit pa sa normal. Ang resulta ng blood chem. Pero nanampalataya ka. Nanalig ka. Nanalangin ka. Biglang naghimala ang Diyos at ikaw ay naging normal. Pinagaling ka ng Panginoon. Hindi ba't himala yun? Dapat sana wala ka na. Pero naranasan mo ang pag-iingat ng Diyos sa buhay mo. Hindi ba't himala yan na galing sa Panginoon? If I will allow you to stand behind this pulpit, you can share a lot of stories how God made miracles in your life. Pero bakit kapag may problema ka, may pagsubok, may pinagdadaanan, you are on the process of waiting? Or katulad ng inawit natin, process of breaking. Your faith is challenged. Nasaan na ang mga himalang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Kinakalimutan mo na ba ito? Ibinabaon po ba natin sa limot? Alam nyo, napaka-dangerous na kinakalimutan mo ang kabutihan, katapatan, kapangyarihan at pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi pag nakalimutan mo ito, anong mangyayari? Pag may problema ka, maaaring hindi ka na sasamba. Hindi ka na pupunta ng church. You become ungrateful to God. Hindi ka mag-e-effort. O kaya kung pupunta ka man ng church, parang yung paa mo, hinihila mo pa. No? Talagang you're dragging your feet. Para bang hirap kang pumunta ng church. Kung minsan, nagdadalawang isip ka pa. Papunta ka na. Nagbago pa isip mo. At kung nandito ka naman, malamig pa sa isang bangkay ang ating mga puso? Nawawala yung alab, yung init, yung buhay sa ating paglilingkod. Alam niyo po, nung January, ang sabi ko sa Panginoon, unang araw ng taon, Lord, lalo po akong mag-aapoy sa aking paglilingkod sa iyo. Pagpupunta ako sa church, lalo akong mag-aapoy. Kapag nagsasamba ako, pumapalakpak ako, kumakanta ako, Lord, lalo akong mag-aapoy sa'yo. Dahil yun ang gusto ng ating Panginoon. Pero kapag nakalimutan mo yung mga ginawa ng Diyos, mga milagro ng Panginoon, na-stuck ka na lang sa kalungkutan, sa kawalan ng pag-asa, kawalan ng kasiglahan, hindi ka makapalakpak ng malakas. No? Walang zest. Walang life. Walang excitement. Walang passion. Yung ating ginagawa. At kung minsan ay parang mawawala ka pa sa Panginoon
Because you're no longer enjoying the presence of God. Because you tend to forget the miraculous works of God in your life. Pero kapag hindi mo yan kinakalimutan, look at Pastor Edith. Anong ginawa niya kanina? Bakit pasayaw-sayaw pa siya? Pakanta-kanta pa siya? Pasigaw-sigaw pa siya? Akala mo, wala siyang nararamdaman. Bakit kaya niya nagagawa yon? Naniniwala siya, ang Diyos na nagpagaling sa kanya noon, siya rin ang Diyos na nagpapagaling sa kanya ngayon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pero kapag nakalimutan mo, He's the same God from yesterday, today, and forever. Talagang walang kabuhay-buhay ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid, kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, never allow that situation to stop you in serving with passion. Amen po? Kapag nagpasya ka, maglilingkod ka, may gagawin ka para sa pamilya mo. Kasi we knew it already in our hearts, according to the Word of God, lahat ng ginagawa natin ngayon ay pagsamba na at paglilingkod sa Panginoon. Not only when we are inside the church, kahit pag wala tayo sa church, lahat ng ito ay paglilingkod na sa Panginoon. Kaya't pag iniisip mo ang mga himala ng Diyos sa buhay mo, kahit may problema ka sa opisina, ikaw ay papasok, pinakamasaya kang papasok sa opisina. Dahil alam mo, maghihimala ang Diyos sa buhay mo. Kahit may malaki kang problema sa iyong pag-aaral, hindi yun ang makikita sa countenance mo. Ang makikita ay ang kalwalhatian ng Panginoon. Dahil naniniwala ka, ang Diyos na naghimala kahapon, siya rin ang Diyos na maghihimala ngayon. Amen? Pero pag hindi mo yan inisip, hindi mo yan pinagbulay-bulayan sa sarili mo, papasok ka sa eskwela, lulugulugo ka. Papasok ka sa opisina, lulugulugo ka. Mahaba ang mukha. Malungkot na malungkot. Walang nakikitang glory sapagkat kinakalimutan natin na ang Diyos natin ay ang Diyos ng himala. Mga kapatid, huwag na huwag mong kakalimutan. Ngayong nakaupo ka ngayon, anong himala ang naranasan mo sa Panginoon? Ilang beses ka nang pinagaling ng Panginoon? Ilang beses ka nang kinatagpo sa iyong mga pangangailangan? Nanalangin ka, i-bless ka ni Lord, bless ka ng Panginoon. Nanalangin ka, i-promote ka ng Panginoon, kahit maraming kontrabida, na-promote ka dahil kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Never tend to forget the miraculous works of God in your life. And those will serve an inspiration to serve God with your best. At lahat ng sang-ayon ay magsabi ng amen. Amen. Kaya mag-iiba ang pananaw mo sa buhay. You will never allow anything to pull you down, to destroy you, no? To destroy your day, to take away your commitment, kundi magpapatuloy ka kung merong pinakamagaling na sumamba sa Panginoon, ikaw yon. Kung merong may pinakamainam na paglilingkod sa Panginoon, ikaw yon. Hindi ka magpapahuli sapagkat alam mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay mapaghimalang Diyos. At lahat ng nangangailangan ng himala, humanda ka, matatanggap mo ang iyong himala dahil siya ay Diyos ng himala. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Huwag mong ibaon sa limot
kapatid. Isipin mo, ang Diyos na yan ay tapat. Uulit-ulitin niya ang kanyang katapatan because he cannot deny himself. Siya ay laging tapat para sa kanyang mga anak. Lahat tayo, no, isa sa matindi yung himala, yung binago ni Lord, yung buhay natin. Diba? Sarap. Sarap ng ginawa ni Lord sa buhay natin. Yung himala ng pagbabago, no, napakatindi nito. Ako nga, sabi ko, Lord, kung di mo ako binago, paano na kaya ako ngayon? Baka namatay na ako. Baka namatay na ako sa sigarilyo, sa alak, sa bisyo. Siguro magdamag akong nagsusugal kung di ko naranasan. Yung pagbabago ng Diyos. Siguro change smoker na ako ngayon. Siguro lasyenga na ako ngayon. Kasi hindi ko naranasan ang pagbabago ng Panginoon. Kaya pinakadakilang himala na dapat mong alalahanin na pinakamahirap na pwedeng mangyari sa buhay natin ay yung pagbabagong buhay na ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yan po ay isang malaking himala sa ating mga buhay. Kaya huwag nating kakalimutan, alalahanin natin ito. Ito ang magpatinag sa puso natin para tayo ay magising at lalong maglingkod nang may apoy ang ating mga puso. God is a miracle working God. He does not change. He's the same yesterday, today, and forever. He will never leave you nor forsake you. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Naglilingkod tayo sa makapangyarihang Diyos na hindi nababawasan ang kanyang kapangyarihan. Kaya kung ano man ang miracle na kailangan mo, depend on the Lord. Trust on God. Believe on the Lord and hold on to His words. Pangalawa, recall His invaluable sacrifice for you. Contemplate. Think, isipin mo ang di matatawarang sakripisyo ng Panginoon para sa iyo. Ang sabi ng verse 23, siya'y ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Matindi ang sakripisyo ni Jesus para sa ating lahat. Kapag nararamdaman mong parang walang nagmamahal sa'yo, walang nagmamalasakit, parang walang nakakaalam ng iyong mga pinagdadaanan, hindi po totoo yan. May isang Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo. Hindi mo pwedeng gawing gauge yung negatibong nangyayari sa buhay mo para sabihin mong hindi ka mahal ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal ba ako ng Diyos? Kung mahal ako ng Diyos, bakit nangyari ito sa buhay ko? Kung mahal ako ng Diyos, bakit pinagdadaanan ko ang mga problemang ito? Bakit ako nagkasakit? Bakit di ko nakuha yung gusto ko? Bakit nahihirapan ako? Kapatid, hindi yan ang basehan ng ating kasabihin natin kung mahal tayo ng Diyos. Pinatunayan niya ang kanyang pagmamahal nung maipako siya sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago. Pinatunayan niya ang kanyang pagmamahal. Hindi ko mo na problema ka ngayon. Hindi ko mo may karamdaman ka ngayon. May matindi kang pagsubok. May matindi kang problema. Hindi mo naman kasalanan
nagiging problema mo. Bakit dumating ito sa buhay mo? It doesn't mean that God doesn't love you. Mahal ka ng Panginoon. Kaya nga, meron tayong mga ginagamit na mga thought. Sinasabi natin, everything happens for a reason. God is a God of purpose. He did not plan any evil against us. All His plan for us are best. Puro mabubuti. Pinakamabuti ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kung nandyan ka man ngayon sa ganyang sitwasyon, hindi nangangahulugang hindi na maghihimala ang Diyos sa buhay mo. Hindi rin nangangahulugang hindi ka mahal ng Panginoon. Para man lumo ka, manlambot ka, mawalan ka ng gana, mawalan ka ng lakas, mawalan ka ng excitement sa mga ginagawa mo sa Panginoon. Mawalan ng apoy sa iyong paglilingkod. Mga kapatid, yan ay pagsubok lamang sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Yung bang pag nararanasan mo na yan, mamahalin mo pa ba ang Diyos? Sasambahin mo pa ba ang Panginoon? Paglilingkuran mo pa ba siya? Pararangalan mo pa ba siya? Susunod ka pa ba sa Kanya despite the pains that you have gone through in your life? Despite the difficulties that you have gone through in your life? O kapag makapal lang ang laman ng bulsa mo, kapag walang masyadong problema, kapag walang masyadong pagsubok, doon ka lang ba magiging excited, maapoy, malalim ang pagsamba, masigasig? Kapag ka nakukuha natin ang ating gusto, kapag hindi na, ay hindi na rin? No! Let us remember, let us recall the sacrifice of Jesus. Sabi nga ni Apostle Paul sa Hebrews 12, verse 2 and 3, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider Him who endured such opposition from sinners. For what? So that you will not grow weary and lose heart. Yan po daw ang dahilan. Sinasabi dyan, the Lord Jesus is the source of our faith. Keep on believing despite the pain, despite the difficulties, despite the things that you cannot get, despite you've been faithful to God, siya pa rin ang pinanggagalingan ng iyong pananampalataya. Bakit tayo titingin sa Kanya? Jesus endured death for us. Tiniis niya ang kamatayan para sa atin. He ignored the disgrace. Hindi niya nalintana ang kahihiyan na sinapit ni Jesus para tayo ay makalaya, makahulagpos sa kahihiyan na dulot ng kasalanan. He overcame persecutions. Lahat ng persecutions ay napagtagumpayan ng Panginoon. Pinagtagumpayan niya ang lahat ng masasakit na salita na sinabi sa Kanya. Lahat ng hindi patas na pakikitungo sa Kanya nang siya'y nandito sa lupa. Lahat ng yan, mga bintang na hindi totoo, laban sa Kanya ay Kanyang napagtagumpayan. Bakit? Bakit po siya nagtiis? Bakit siya nagtagumpay? Bakit nga nilabanan ang lahat ng ito? Why Jesus sacrificed so much for us? Ang sabi niya, so that no one will grow weary and we will not lose heart. Ayaw niya tayong pinanghihinaan ng loob, kaya siya nagsakripisyo.
tayong tingkapampangan, eh, nakaburing magmalunning Ginoo. Nanawaring magmalun, lungkot-lungkot. Parang pinagtakluban ng mundo ang ating mukha, ang ating buhay. Bala mo, manok kang magmanok-manukan. Manakit na akong manok, magmanok-manukan. Nakakita na kayo ng pasas? Di ba? Yung lamok? Yung mukha? Walang joy ang mukha. Walang sigasig ang kilos. Nawawalan ng loob. Nalulungkot. Bakit? Kasi hindi mo pa nakukuha yung gusto mo. Kasi wala pa yung himala. Kasi wala pa yung pagpapala. Kasi wala pang nagbago sa sitwasyon. Kapatid, look upon Jesus. At tignan mo ang kanyang sakripisyo. Kaya pala siya nag-sacrifice, hindi lang para mapatawad ang kasalanan natin. Hindi lang para luminis tayo sa karumihan. Hindi lang para mapunta tayo ng langit. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang pala yun ang purpose ng kanyang sacrifice, kundi habang nabubuhay tayo sa mundong ito, at lahat ng nabubuhay sa mundong ito, magsabi ng amen. Ang purpose pala niya, kaya sabi, fixing your eyes on Jesus, the author and the finisher of your faith. He endured death for us. He ignored the disgrace. He overcame persecutions. He sacrificed so much so that you will not grow weary and lose heart. Amen? Alam mo na yung kayabihan mo ng magmalun niya. And may kasiping mo. Ha? Yun pala, hindi lang yung basta madala tayo sa langit. Tayo, puro langit yung nasa isip ng mga tao. Na, punta ako ng heaven. Maliligtas. Given na po yan kapag tayo'y namatay. Kapag tinanggap natin si Jesus, diretsyong langit tayo dahil binayaran niya ang mga kasalanan natin. Pero ang isa sa pinakamatinding dahilan, hindi ka panghinaan, hindi ka manghina at mapagod at mawalan ng loob habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Ano kaya ang nagpanghihina sa iyo? Pag naiisip mo parang ang kandilang nauupos. Pag naiisip mo parang napapagod yung puso mo, hindi ka makangiti, hindi ka makamailino ang ating kayabi mo, makasimangot ka pa. Masayanongan, makasimangot ka pa. Mailinongan, ala pa rin, ala, kaya ka matitinag. Kasi nakafocus ka doon sa negatibong nangyayari sa buhay mo. Revival is here, mga kapatid. Lahat ng gustong magbago, magsabi ng amen. Praise God, o umiti naman kayo, yung ngiting panalo. No, yung bang gagawa ka ba, sabi ng mga taga-opisina mo, anong nangyari dito? Bakit ang saya-saya niya? Papasipul-sipul yan pa, napunay ang kabusitan. Anong nangyari dito? Ba't ang sipag-sipag niya? Ang bait-bait niya, anong nangyari sa kanya? So, nare-recognize ngayon yung apoy sa puso natin. At nagdadala ito ng apoy para sa iba. Kaya huwag mong kakalimutan ang sakripisyo ng Panginoon para sa iyo. There are lots of things to remember and to contemplate about the greatness and the goodness of the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God and recognize His resurrection, that the Lord Jesus is alive. Our God is alive! Di ba sabi niya? Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos. Pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan.
sapagkat hindi maaaring siya'y bihagin nito. Eh mga kapatid, anuman ang namatay sa buhay mo, kayang buhayin ni Kristo. Namatayan ba tayo ng mahal sa buhay? Huwag kang mag-alala, in the last days, they will be resurrected. Lahat ng namatay para kay Jesus ay muling mabubuhay at makakasama natin siya sa kanyang kaluwalhatian. Kung ano man ang dapat namang mamatay sa atin, mamatay na katamaran, kabigatan, kalungkutan, masamang pagnanasa, kasalanan, kamunduhan, kaya niyang supilin at kitilin ang lahat ng ito sapagkat siya ay buhay. Ano man ang nawala sa iyo, kaya niyang ibalik. Kung na-swindler ka, niloko ka, no, tinakbuhan ka, but you have a very good response to what had happened to you, alam niyo po, ano man ang ninakaw ng diablo sa iyo, ibabalik ito ng Panginoon. Higit pa sa nawala sa iyo ay ibabalik ng Diyos. Amen? Kaya walang dahilan para magmukmok, para sumama ang loob, para magtampo at magalit sa Diyos. Buhay ang ating Panginoon. Ano mang nawala sa iyo na kagalakan, ibabalik ng Panginoon. Kapayapaan, kalakasan, kalusugan, karangyaan, kaginhawahan, kasigasikan sa iyong spiritual na buhay, ibabalik ng ating Panginoon. God is our mighty restorer. Hindi tao ang magbabalik, ang Diyos ang magbabalik. He can restore your fire for God. Alam niyo, yung apoy ng paglilingkod, Diyos lang po ang makakagawa niyan sa ating mga puso. At kung mas malamig pa sa isang bangkay ang pusong ito, gusto ba nating manatili sa ganitong kalagayan? Allow the Lord to restore the fire in your heart. You can live with a heart burning for God. Pwede tayong mabuhay na nag-aapoy ang ating mga puso para sa ating Panginoon. Mas masarap ang nag-aapoy para sa Panginoon. You have given your best. You have done your best. Ang sarap na buong-buo kang nakapaglingkod, buong-buo kang nakasamba, buong-buo kang nakasunod sa Panginoon. Walang half-heartedness. Walang lukewarmness. Wala kang pinipigil, kundi tinutudo mo lahat sa Panginoon. At yan ay kayang ibalik ng ating Panginoon. At ano yung panghuling dapat gawin? Repent from all your sins. Pagsisihan ang lahat ng kasalanan. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. They were reminded about the miracle of God. They were reminded about the sacrifice of Jesus. Napapaalalahanan sila kung sino at kung anong ginawa ni Jesus para sa kanila. Anong nangyari? Nabagabag ang kanilang kalooban. Tinanong nila si Pedro, ang apostol, mga kapatid, ano pong dapat namin gawin? Anong sagot ni Pedro? Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Yan po ang nais makita ng Panginoon sa atin. Di ba kapag ka nakalimutan mo yung goodness ni Lord, nagtatampo ka, no? Nagagalit ka, you're questioning the love of God, you're questioning the move of God, you begin to be called to God, and then you begin to detach yourself from God, naglelaylo ka sa Panginoon. Nawawala ang tiwala mo, ang kumpiyansa mo sa Diyos. Kaya ikaw ay nagkakasala sa Panginoon.
Kaya't kailangang talikuran ang kasalanan. Iwanan, iwaksi ang mga kasalanan. Isuko ang buhay sa Diyos. Kung ikaw ay may pamilya, alagaan mo, mahalin mo ang iyong pamilya. Huwag mong hahaluan. Ikaw ay umaangat, umaasenso, gumaganda ang buhay. Eh mo sa samutanan. Amen? Huwag mong hahaluan ng kalokohan. Huwag mong hahaluan ng kasalanan. Dahil walang kasalanan ang magbibigay ng tunay na kaligayahan. Magugulo lamang ang iyong pamilya, masasaktan ang asawang, mga anak, masisira ang negosyo, masisira ang patotoo, masisira ang pangalan ng Panginoon, lahat masisira kapag hindi natin pinagsisihan ang ating mga kasalanan. Kung ano man tayo ngayon, saan man tayo nilagay ng Panginoon, dapat lagi tayong marunong magsisi, magbalik loob sa Panginoon. Let us not tolerate sin, even the smallest sin in your life. It will only destroy your relationship with God, your relationship with your family, your future, your business, your career. Everything will be damaged by the enemy. Kaya never attempt to hide sin in your heart. Sisirain ka lang nito. At hindi mo ma-enjoy yung presence ni Lord. Hindi mo ma-enjoy yung paglilingkod. Hindi mo ma-enjoy yung kayamanan, yung promotion, yung blessing, kaginhawahan na bibigay ng Diyos kapag tayo hinahaluan natin ng kasalanan ang ating pamumuhay sa araw-araw. Learn to say no to sin and to whatever compromise to your faith. It will only bring damage to your life. It will make our lives so miserable. Wala pa akong nakitang Kristiyanong nabuhay sa kasalanan at masaya ang kanyang buhay. Wala pa akong nakitang naging maayos ang relasyon sa Panginoon, paglilingkod at tuloy-tuloy na pinapapasok ang kasalanan sa kanyang buhay. Kaya kung meron tayong dapat pagsisihan, magsisi tayo. Huwag nang patagalin. Huwag mong hayaang sirain ng dyablo ang buhay mo, ang pamilya mo, ang patotoo mo, ang pangalan mo, ang pangalan ng Diyos, ang reputasyon mo hanggang maaga pa. Magsisi tayo at sumuko sa Panginoon. Amen? Repentance brings revival. Pagka kasi malaya ka, wala kang iniipit, wala kang tinatago, masaya kang maglilingkod. Malaya kang maglilingkod. Nakakaabot ka ng mga tao, naliligtas sila kasi nararamdaman nila ang kapangyarihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, para ma-restore tayo sa Panginoon, yung na-enjoy mo yung Christian life mo, na-enjoy mo yung pagsamba, yung prayer, yung care group, yung Wednesday service, yung morning watch, yung prayer and fasting. You will enjoy everything about God when you are free from sin, when you are delivered from the power of sin. You are free and enjoying the presence of God. Kaya hindi ka mawawala. You will minister with life, with power, with authority, with influence. At marami ang maniniwala dahil tayo'y marunong magsisi at magsuko ng buhay natin sa Panginoon. Ang revival ay gawa ng Diyos sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Para mangyari ito, kailangan we need to remember the miracles of God for your life. Recall His invaluable sacrifice. Recognize His resurrection. Don't lose hope because we're serving our God is alive. And repent from all our sins. Do not delay.
Do not delay the surrender of your life before God. Nagmadali kang magsuko sa Panginoon bago pa mahuli ang lahat. At tunay na marirevive ka. Start a fresh start. Start from the beginning with the favor of God in your life. Tayo pa'y manalangin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Let us humble ourselves in the presence of the Lord. Patuloy tayong tumugon ng tama sa kanyang mga salita. If you want revival in your heart, in your life, you don't want to be the same again. Ayaw mong maging katulad ka lang ng dati, na walang nangyayari, walang nag-iba, ganun pa rin hanggang ngayon. Sinasabi mo, Lord, i-revive mo po ako. Gusto kong maging mainit, maalab, at karapat dapat lamang sapagkat napakarami ng mga himalang ginawa mo sa aking buhay. Napakaraming sakripisyo ang ginawa mo para sa akin. Hindi ka na natiling patay na buhay kang maguli. At ngayon, ako'y nagpapasalamat at aking sinusuko ang aking buhay. Nandoon ang pagsisisi sa kamalian, sa kasalanan na iyong nakikita. Kung sinasabi mo yan sa Panginoon, Lord, I want your revival in my heart. I want another level of fire in my walk with you. Just raise your right hand in the presence of the Lord and we will pray together. Huwag kang aalis sa lugar na ito na hindi napaapoy ng Panginoon ang puso mo, ang buhay mo. Let's all stand up, yung mga nagtaas ng kamay. Tumayo tayo sa presensya ng ating Panginoon. At sa ating pagtayo, dalawang kamay ang itataas natin bilang pagsusuko ng ating buhay sa ating Panginoon. Ipagtapat mo sa Panginoon kung ano ang pumapatay sa apoy mo. Kung ano ang nagpapahina sa iyo. Kung ano ang nagpapahinto. Surrender it in the presence of God. Let us repent before the presence of God and confess our sins, our shortcomings, our failures in the sight of the Lord and receive the forgiveness of God. Receive the cleansing power of the blood of Jesus. From this day on, you will never be the same again. Hallelujah. Simula sa araw na to, hindi ka na katulad ng dati. Kapag ikaw ay maglilingkod, may apoy ng pagmamahal sa Panginoon. Ang gagawin mo para sa pamilya, may apoy ng pagmamahal sa Panginoon. Sa pag-aakay ng mga kaluluwa, may apoy ng paglilingkod sa Panginoon. Oh God, isuko lahat ng panlalamig. Isuko lahat ng pagiging maligamgam sa harapan ng Panginoon. Kung wala kang excitement, isuko yan sa Panginoon. Kung wala kang zealousness, wala kang fire, puro panlalambing, pagiging maligamgam, isuko sa Panginoon. And God is washing you with His powerful blood. Hallelujah. Sa mga hindi pa tumatanggap kay Jesus bilang Lord and Savior, sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin natin, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ako sa lahat ng karumihan. Tinatanggap kita bilang sariling Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa araw na to, ikaw na pong manguna, ikaw na pong maghari sa aking buhay. Salamat po. In Jesus' name, amen.
Itas natin ang mataas ang ating mga kamay. Hallelujah. Tanggapin mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Tanggapin mo ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa iyong buhay sa oras na ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Father God. We adore you, Lord. We exalt you. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, God is doing something in your heart. Something in your life. Hallelujah. Receive the cleansing power of the blood of Jesus. Receive your healing, your deliverance in the name of Jesus. Tanggapin mo ang pagpapalaya ng Diyos sa buhay mo. Yung di mo kayang gawin, you can do it. You can make it. Sabi nga, you can do all things through Christ who gives you the strength. Palalakasin ka ng Panginoon. Kumikilos ng kanyang kapangyarihan para magawa mo ang kanyang kalooban. Simula sa araw na to, magiging maapoy ang puso mo. Excited kay Jesus. Excited sa Panginoon na maglingkod, gumawa ng kabutihan, mag-akay ng mga kaluluwa o pagtulong sa iyong kapwa, sa pananalangin, sa pagsamba, oh hallelujah, sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Oh hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, pasalamatan mo ang Panginoon. Purihin mo ang Diyos sa oras na ito. Taimti mo siyang pasalamatan at i-commit ang puso mo sa Panginoon. That in dealing with God, you will never be the same again. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, God. Lord, salamat sa apoy nilalagay mo sa aming mga puso sa oras na ito. Walang lalabas sa lugar na ito na hindi pinag-apoy ng banal na Espiritu Santo. Salamat po, aming Ama. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. In